Hi guys! Nandito na naman tayo sa isang Bali Sit Down video lang to guys. Bali, ang topic ko ngayon or ang aking content ay tungkol sa buhay ng mga OFW. Bali, bilang isang OFW, masarap ba? Mahirap ba? O marami bang pera pag ikaw ay isang OFW? Yan guys. Bali, meron akong mga tinanong na mga OFW, bali tatlo lang sila. May mga question ako na sinend sa kanila at hinayaan ko na bigyan nila ako ng sagot sa bawat tanong na isinend ko sa kanila. Merong nagpadala ng video, merong nag-answer through sa messenger lang. Hopefully na itong topic na to ay makapagbigay ng idea sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa, sa mga nasa ibang bansa na, para lang malaman ng mga nasa Pilipinas kung paano mamuhay ang isang OFW. Hello guys! Welcome to my channel! Ay, hindi ko wala to channel. Kaya Ate Maray wala to. Hello, Ate Maray! Kuya Marvin, EJ, JM, and Christine sa inyong Hernandez family na nasa New Zealand. Kumusta kayo dyan? So, isa pong magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na po doon sa aking kaibigan na nasa Switzerland. Siya po ay, siya po ang isang tao na nag-request po sa atin na gumawa ng balag na ito para po masagot ang kanya mga katanungan. Guys, yung number one na question ko, saang bansa ka nandun ngayon? Anong trabaho meron ka dyan? Yan guys, bali before ko ibigay yung sagot ng tatlong kinuha kong OFW, ako muna yung sasagot. Saang bansa ka nandun ngayon? Anong trabaho meron ka dyan? Bali, kami nandito kami sa New Zealand. Dumating kami dito June 24, 2018. Yes, 2018 kami dumating dito. Okay guys, ako ay isang kitchen assistant. Ano nga ba yung ginagawa ng kitchen assistant? Guys, hindi ko kinahihiya. Sa Pilipinas, ang trabaho ko, ako ay isang caterer. Meron ako mga tauhan, nagliligpit, pero ako yung nagluluto, nagsiset up ako din, kasama ako doon. Lahat ng idea sa akin. Pero dito ang trabaho ko guys, isang kitchen assistant. Ang isang kitchen assistant dito, nasa kitchen ka, naglilinis ka ng mga plato, baso, lahat ng gagamitin sa kitchen. Yun nga lang, ang madali dito, meron kaming dishwasher machine, yung malaki, kasi ako po ay nagtatrabaho sa isang retirement village. And sometimes, bilang kitchen assistant, gumagawa din po kami ng mga sandwiches para sa mga residente na naandoon sa aming village. Yun guys, ang ginagawa ko. Hindi ko siya kinahihiya dahil ito ay isang marangal na trabaho dito. So, si Ate Maray o si Ate Marian ay meron sa aking questions. Ako bilang isang OFW. So, I'll try to answer each question as short as possible kasi hindi naman to aking vlog. So, number one question, saan bansa ka nandoon ngayon? Anong trabaho meron ka dyan? So, I'm currently in Thailand. I'm an English teacher in high school. And I also teach science and mathematics for primary level. Unang katanungan, saan bansa ka naroon ngayon at anong trabaho meron ka dyan? Boss, ako po ay nasa Singapore ngayon at ako ay nagtatrabaho bilang isang operations manager ng facilities ng dalawang eskwelahan dito sa Singapore. Iyan po ay ang Australian International School at ang Stanford American International School. Awa ko po ang mga facilities doon, kagaya po ng FM or tinatawag naming facility management o sila po yung maintenance, building maintenance. Ngayon din naman po, hawak-hawak ko din po ang housekeeping doon at ganun din naman po, hawak din namin ang portering, ang pest control, ang security,
at ang landscape. Guys, yung tinanong ko ay si Juvie, Pangilinan, ito yung picture niya. Baka may mga nakakakilala sa inyo. Yan, yan. Yan, ito yung tinanong ko. Ito yung mga sagot niya. Sinulat ko na lang, guys, para at least hindi ko malimutan. Saang bansa ka nandun ngayon? Anong trabaho meron ka dyan? Ako ay nasa Bahrain ngayon, isang tagaluto, minsan tagalinis, tumitingin sa mga bata, nagluluto para sa ibang bahay at nagtuturo din sa iba. Yun yung sagot niya. Ilang taon ang iyong kontrata? Bali dito kasi ang kontrata namin, kung gano'ng katagal yung work visa, pwede kang magstay as long na valid pa yung work visa. So, ang validity ng visa namin is hanggang 2022. So, hanggang 2022 ako, pwedeng magtrabaho doon. Kung meron akong, kung hindi ako full-time doon, pwede pa rin ako magtrabaho sa ibang place o sa ibang lugar. Ilang taon ang iyong kontrata? 1 year, taon-taon nag-renew ng kontrata. So, I have been working here for 3 years already and so far, so good. Ikalawang katanungan, ilang taon ang iyong kontrata? Sa kumpanya po namin, sa aming kumpanya po, ay wala po kaming kontrata na nagsasabi ko ilang taon kami mag-i-stay doon sa aming trabaho sa isang kumpanya. Pero ang aming kumukontrata, masasabi po namin na pinag-uusapan po ang length ng service mo ay depende po sa gobyerno dito sa Singapore. Dahil dito po sa Singapore, lahat po kami ay sa gobyerno nag-a-apply ng work permit. Depende po kung ilang taon ang ibigay. Kagaya yung last na renew ko, last November, binigyan ako ng 3 years na pass para makapagtrabaho o work permit para makapagtrabaho sa Singapore. Second question, ilang taon ang iyong kontrata? 2 taon ang contract ko, pero pa 3 years na ako na nandito ngayon sa amo ko. So, ibig sabihin, maganda yung performance niya. Kaya until now, nandun pa rin siya, which is 2 years lang yung contract niya. Tapos, yung number 3 question, sapat ba ang iyong sinasahod at para kanino o saan mo ito inilalaan? Kung sa sahod, hindi ko masasabing sapat. Kasi, ang regular working hours ko lang, kung mag-part-time lang din ako doon, di pa ako full-time eh. Kasi dito, once sinabing full-time, meron ka dapat na 30 hours in a week. Eh ako, ang oras ko ay 23 hours lang in a week, which is kulang pa ako ng 7 hours para maging full-time. So, ang ginagawa ko lang, pag merong mga extra shift o may mga absent, pinipick up ko yon para lang dumami yung aking working hours in a week. Tapos guys, para kanino at saan mo ito nilalaan? O guys, syempre bilang pamilyadong tao, inilalaan ko to sa mga anak ko, sa family ko, tapos sa lahat ng mga gastusin namin dito sa bahay, at saka yung mga utilities and bills namin. Syempre tulong kaming mag-asawa sa mga paggastos. Sapat bang yung sinasahod at para kanino o saan mo ito inilalaan? Okay, so honestly speaking, hindi naman tayo magtatrabaho sa ibang bansa kung hindi mas malaki ang kinikita compare sa Pinas, ba? Diba? So, yun, sapat lang, enough para buhayin ko yung 2 kong anak. I'm a single mom. So, lahat ng expenses sa akin talaga, pag-aaral nila, pagkain nila, lahat baon, yun. So, imagine niyo yung isa, nagka-college siya, or even though nasa state U siya, nagdo-dorm siya, or nag-rent sila ng apartment, rather, and yung mga imbaon niya, expenses sa school, so yun, college life. At yung isa naman ay nasa senior high school, nasa private school siya. So, yun, ako lahat. So, yung kinikita ko dito, sapat lang, enough para matustusan sila, and konting may maipon, may panghulo sa, yun, insurance and everything. Ikatlong katanungan, sapat ba ang iyong sinasahod, para kanino at para saan mo ito nilalaan? Masasabi ko lang ay sapat. Sapat siya, pero hanggang dun lang yung sa sapat.
Ibig sabihin, hindi siya sobra. Hindi siya sobra-sobra. Sapat na sapat lang para sa 10 nag-aaral sa Pilipinas. Ilan yung kumakain sa Pilipinas? 14 na kumakain sa Pilipinas. Sapat yon sa pambayad nila sa kuryente, pambayad nila sa pang-araw-araw nila lang gastos. Para kanino ko nilalaan, syempre, nababanggit ko lang, ito ay para sa aking family, sa aking mga mahal na mga pamangkin, sa mahal na mahal kong mga kapatid ko, yan para sa kanila yun. Sapat ba ang iyong sinasahod at para kanino o saan mo ito inilalaan? Sapat kung sa akin lang, kasi single ako. Syempre, bilang anak, kahit konti, kailangan ko din tumulong sa pamilya ko, lalo ako lang ang inaasahan kasi EWD yung kapatid niya. So talagang kailangan niyang tumulong. Hindi siya pinupwersa pero kumbaga initiative niya na tumulong sa magulang niya at sa kapatid niya. Tapos number 4 question, masarap bang mamuhay kung saang bansa ka nandun ngayon? Guys, masasabi ko sa tanong na ito, merong oras na masarap, maraming oras na mahirap. Masarap kasi, kumbaga dito, mas madali mo kasing nabibili yung mga bagay na gusto mo. Mahirap kasi pag may sakit ka, pag may problema ka, hindi ka agad-agad makakakuha ng taong dadamay sa'yo. Mahirap yung ganon, guys. Guys, pag may sakit ka, mag-isa ka lang nagagamutin mo yung sarili mo. Hindi lahat ng oras makakapunta ka sa doktor kasi kumbaga katulad namin, hindi kami residente dito. Yung privilege ng mga residente na dito, hindi pa namin siya nakukuha. So, kailangan namin magbayad sa doktor. Kailangan namin bumili ng gamot. Na sa atin, sasabihin natin na hindi ganun kamahal ang doktor. Dito, napakamahal guys. Lalo na sa mga dental, napakamahal. Kaya hindi kami agad-agad makapagpabunot kung kailangan namin magpabunot ng ngipin, dental extraction. Hindi namin agad-agad magawa. Kung kaya mo talagang gamutin ang sarili mo, self-medication lang ang ginagawa namin. Yun, masarap dito, madali mong mabibili yung mga gusto mo kasi lalo na pag may mga sale. Kasi dito pag nag-sale, kumbaga up to the extent, ang mura ng mga items. Kay branded man o hindi. Fourth question, masarap bang mamuhay kung saang bansa ka nandun ngayon? To be fair naman sa Thailand, napaka-rich ng culture nila. But I'm still struggling with their language. No? So para sa tingin ko, okay lang. Okay lang, masarap mabuhay kasi mura ang prutas, mura ang gulay, but you know, electricity mataas, so merong mga pros and cons, yung mga advantages and disadvantages din ang pamumuhay dito sa Thailand, pero there's no place like home talaga, so it's more fun in the Philippines pa rin. Pang-apat na katanungan, masarap bang mamuhay kung saan bansa ka naroon ngayon? Masasabi ko lamang ay may mga araw na minsan masarap, minsan hindi masarap. O masasabi ko parang huwag naman masarap. Kasi iba yung masarap. Masaya. Masayang mamuhay dito. Kung minsan, minsan naman hindi naman masayang mamuhay dito. Lalong-lalo na pagka yung namumroblema ka na, naiisip ko pagka nakakasakit ka ha. Nasanay ka na, mayroon nag-aasikaso sa'yo. Tapos pagdating mo dito, mag-isa ka na lang. So yun, medyo hindi masaya yun. Kagaya ko na isang family-oriented, mahalaga sa akin nakasama ko lagi yung family ko noong mga panahon na nasa Pilipinas ako. So kaya medyo nahirapan ako doon sa unang-unang araw o yung unang taon ng pag-alis ko na first time ko na mapalayo sa kanila. Masakit sa akin yun kasi nga talagang mas preferred ko na kasama yung aking family. Masarap bang mamuhay kung saang bansa ka nandun ngayon? Oh guys, ito yung number 4. Nasa baring siya. Ito yung sagot niya. May time na masarap. Masaya. Minsan, parang gusto mo na rin sumuko sa dami ng trabaho, sa ugali ng amo at sa mga kasama niya.
Tapos number 5 na question, may ipon ka ba at this time? At this time, wala pa kaming ipon, sa totoo lamang. Kasi ang bayaran namin dito ng bahay is weekly. Tapos yung tatlong anak namin pumapasok pa. Dito kasi pag hindi ka residente, lalo na't international student ka, napakamahal. Triple ng regular na bayad ng estudyante dito. Guys, kailangan mong bumayad ng $1,800, which is triple ng binabayad ng isang regular na estudyante dito. Kung ikaw ay student visa lang, kung ikaw ay papasok na sa university o college, international student. Ang international student dito, kailangan mo kumuha ng international student visa, which is gagastos ka pa ulit. Tapos, yung pambayad mo pa sa school na dapat i-full payment mo or one-time payment. Which is, sa tulad namin, hindi namin siya kaya kasi kailan lang kami dito. Talagang masasabi mo na wala pa talagang ipon. Ayun, marami kami na ipon resibo. Ayun, guys. Fifth question, may ipon ka ba at this time? Konti. Ang hirap mag-ipon pag single mom ka. Tapos dalawa yung pinag-aaral mo, binubuhay mo. So, yun, konti. Meron naman akong insurance / investment. Tapos may bahay na hinulugan. So, konting cash on hand. So, I think it's okay naman. As a struggling single mom, think ko okay siya. Okay naman na. Konti. Konti lang. Hindi ako mayaman. Hindi porket OFW mayaman po at maraming pera. Lalo na kapag umuwi kami, yun. Hindi lahat mapera. Depende yan kung single ka. Siguro kung yun, yung mga single, nakakapag-ipon sila. Ako, katulad ko na may pamilya na binubuhay, mahirap mag-ipon ng malaki. Ang ikalimang katanungan po, may ipon ka ba at this time? Wala. Wala akong ipon this time. Alam mo kung bakit? Kasi nga, kagaya nga nang nabanggit ko kanina, yung pagpunta ko dito naman ay parang masasabi kong survival. Survival lang. So kaya ako narito to ngayon dahil kailangan ng pamilya ko ng tulong. So kinakailangan na mas malaki-laking pera. So, nandito ko, nagtatrabaho, nag-TTS para lang masuportahan sila. So, ibig sabihin, pag ako, inuna ko pa yung pag-iipon-ipon ko para sa sarili ko. So, maraming tao yung maaapektuhan. Mag-iipon din naman ako. Alam ko na dapat talaga nag-iipon tayo. Pero, sa palagay ko, hindi pa yun ngayon para sa akin. O, meron ka bang ipon sa ngayon? O, ipon sa ngayon kahit pa paano meron siyang ipon, guys. 3 years na siya single. Tumutulong siya sa Pilipinas pero meron na siyang ipon. Tapos number 6 na question, preferred mo bang magstay for good dyan? Ako, kung kami ay mareresidente, why not? Why not, diba? Kumbaga, baka ito na yung simula para makaipon kami kung mareresidente kami. Yun, at saka pwedeng makatulong kami sa mga relatives namin na nasa Pilipinas na gusto rin pumunta dito. Pag na-residente kami, syempre. Iba yung mga pribileyo ng residente ka na dito at sa mga working visa pa lamang. Preferred mo bang magstay? 6th question. Preferred mo bang magstay for good dyan? No, look at me. I'm wearing a mask. You know, as you all know, merong coronavirus case dito sa Thailand. Actually, 19 cases na at this time. So, kaya ako nakamask kahit nasa loob ako kasi medyo mainit ang panahon. So, I always open my door dun sa papunta sa terrace. So, yung hangin pumapasok pa rin. So, I need to wear mask. Mamaya, sasarado ko yan pag matutulog na ako. Yun, tipid-tipid din syempre sa kuryente. So, kailangan naku-open lang yung door. Yun. Ang pang-anim na katanungan, ito na po, preferred mo bang magstay dito sa Singapore for good? Masasabi ko, hindi ko talaga gusto rito magstay for good. Siguro ngayon medyo paminsan-minsan dahil
inaaliw ko, ini-enjoy ko rin naman yung sarili ko. Medyo na, nababawas-bawasan yung kalungkutan. Pero hindi ko alam kung kailan, sabi nga ng mga Malaysia, tabulitahan. Hanggang kailan ko matitiis? Hanggang kailan ko matitiis yun? Hindi ko na matitiis ng mas matagal pa. Tabulitahan. No? Tabulitahan. Hindi ko matitiis ng matagal na matagal pa ako dito. So siguro pagka halimbawa nakatapos na yung mga pamangkin ko, wala na akong aasikasuhin, kundi yung sarili ko na lang. So yun, pwede na ako siguro sa Pilipinas na lang, maliit na kita, okay lang sa akin yun. Kasi ako na lang naman mag-isa ng mga panahon na yun. Number 6, preferred mo bang magstay for good dyan? Ito yung sagot niya, sa ngayon nagsisikap ako at nagtitiis magtrabaho, pero yun daan lang para makapag-ipon at balang araw makapagtayo ng isang negosyo. O, diba? Napakaganda. Yung kumbaga yun yung starting point na ginawa niya. Mga ibang bansa, makapag-ipon, makauwi ulit siguro sa Pinas para makapagsimula ng isang negosyo. Tapos, ano yung mensahe mo sa mga nagnanais mga ibang bansa o mag-OFW? Ang message ko lang, guys, sa mga gustong pumunta dito or mag-OFW, isipin nyo lang lagi na ang ginagawa nyo ay para sa family. Ikaw ay lumayo para makatulong tayo na hopefully magawa din namin. Kasi syempre, hindi agad-agad makaka-move on kami. Kasi nga maraming gastos. Umalis kami sa Pilipinas, may utang. Hanggang ngayon, utang pa rin siya, honestly, guys. Yun. Yun yung totoo. And, maraming problema dito, pero, bilang isang OFW, kailangan mo maging magkaroon ka ng emotional maturity. Kasi problema mo, syempre, ikaw lang din ang re-resolve niyan. Kaya kailangan maging malawak ang pangunawa mo sa lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, lalo't mag-isa ka. Yun lang ang maiaano ko. Tapos, huwag natin kalimutan, syempre, na magpasalamat kay Lord, mag-seek ng help para sa mga graces na binibigay niya sa atin habang nandito tayo. At syempre, sa guidance. Yun, guys. Mensahe mo sa mga nagnanais mag-ibang bansa o mag-OFW. Well, nasa pag-uusap po yan ng pamilya. Okay? Nasa pag-uusap ng inyong mga anak. Kung meron kayong iiwan ng mga anak. Ngayon, i-assess nyo kung yung kikitain nyo sa ibang bansa ay worth ba ng sakripisyo nyo sa paglayo sa pamilya. So, mas magiging practical ba ng mga ibang bansa? Although, there's no price talaga when it comes to, you know, love and time for your family. Siyempre, hindi naman tayo mapapakain ng pagmamahal. Okay? Kailangan pa rin talaga natin kumayad at kumita ng pera. So, yun lagi po ninyong iisipin. Mag-weigh kayo. Kung kikitain nyo naman sa Pilipinas, yung sahod na ino-offer sa inyo sa ibang bansa, bakit ka pa aalis, diba? Walang hihigit pa sa kaligayahang makasama mo yung pamilya mo. Lalo na, may sakit ka, walang mag-aalaga sa'yo, mahirap, sakripisyo talaga ang paging ibang bansa. So, pag-isipang mabuti. Hindi ko sabihin na, sige, mag-abroad ka or huwag ka mag-abroad. So, yun nga. Magtimbang ng mga bagay-bagay. Kung kailangan bang mag-abroad or hindi. So, sa lagay ko, dahil nga ako lang mag-isang kakahit sa dalawang bata, kahit masakit sa loob ko na iwanan sila sa parents ko, ay tinitiis ko. No? Tiniis ko, nag-ibang bansa ako. Kasi, what gives me happiness or security then is knowing the fact that I can provide for them. Yun. That I can send them to good school. I can provide for the things that they need every day. So, yun na lang yung nagbibigay sa akin ng konsuelo. Yun. Hindi ko na iniisip yung lungkot na ayoko na dito, nalulungkot na ako.
gusto ko nang umuwi. Alam mo, everyday na homesick ako. Pero yun na lang iniisip ko, kumbaga nga sinasabi nga nila para kanino ka bumabangon everyday. So yun. Sakripisyo lang po talaga. Pero kung you have a weak heart, like, you know, hindi mo kayang lumayo sa pamilya mo, mag-isip ka na lang na mapagkakakitaan sa Pilipinas na tingin mo mapoprovide din mo sila. You think you can provide for them. Yun. Ako, it has always been my business to teach. Wala ko alam na ibang business. So, teaching lang talaga. And so happened that I had the opportunity to teach here in Thailand. So, yun. Mas malapit sa Pinas kasi galing ako ng Africa. So, ang layo. So, piling ko na dito. Mas malapit. So, anytime I want to go home, I can go home. Malapit lang ang Pilipinas sa Thailand. But, just the same, naho-homesick pa rin ako. Kasi, yun, hindi ko nga sila araw-araw naiyakap. But I know God will provide, and I know time will come that we will be together again. At babawi talaga ako sa lahat ng mga panong hindi ko sila nakasama. Basta promise lang nila sa akin na mag-aral silang mabuti at magtapos sila ng pag-aaral para yung time na inaasam namin na magkasama na kami and work, mag-work kami together, and after that bonding together ay matupad na. Nang sama-sama kami. Hindi kami magkakahiwalay. So, I hope, Ate Maray, nasagot ko yung mga tanong mo. At, yun, sa abot ng aking makakaya ay sinagot ko. Maraming salamat din sa pag-alaala at sa pag-share. Ang ikapitong katanungan niya, mensahe mo sa mga, hindi pala ito katanungan, hinihinga niya ako ng message. Ano ang mga mensahe mo o masasabi mo sa mga taong nagnanais na mga ibang bansa o maging isang OFW na kagaya ko? Ang masasabi ko lamang ay magbaon sila ng maraming lakas ng loob. Dahil kagaya ng nabanggit ko kanina, once na ikaw ay matungtong sa ibang bansa, you are on your own. Ikaw na lang mag-isa. Wala kang kasama. At dahil ikaw na lamang mag-isa, kinakailangan mo gumising ng maaga, kinakailangan gumising sa sarili mo. Walang gigising sa'yo, walang magluluto sa'yo, walang maglalabas sa'yo, walang mag-aasikaso sa'yo. Kaya doon ko masasabi na you are talaga on your own. Ang masakala pa nito sa ikalawa, you are on your own din pagdating mo sa trabaho. Bakit? Kasi sa trabaho, marami kayong magkakakompetensya. Marami kayong naglalaban-laban doon, ang araw-araw doon isang kompetisyon. Kinakailangan mo magpakitang gilas para pagdating na marerenew o ma-expire na yung pass mo, ikaw ang mapipili ng boss mo para magkapagtrabaho ulit. So ibig sabihin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala kang makikita kundi makipagkompetensya sa mga kasama mo. Doon ay kinakailangan mo talaga ng talagang maraming lakas na loob. At syempre, ang huli sa lahat, lakas na loob pa rin dahil sa tuwing ikaw ay magkakasakit, walang mag-aasikaso sa'yo. Maaalala mo ang mga mahal mo sa Pilipinas, na sana kung nasa Pilipinas ka, sana na lang ay may mag-aasikaso sa'yo. Pero nasa abroad ka na, wala ka nang magagawa kundi asikasuhin ang sarili mo. Dadating ang time na hindi ka makakabangon dahil may sakit ka, hindi mo maipagluto ang sarili mo dahil may sakit ka, tihiga ka na lamang, iiyak at maaalala mo, nasaan na si nanay? Nasaan na si tatay? Walang mag-aasikaso sa iyo kundi ang iyong sarili lamang. So, yun lang. Lakas na loob, yan ang pinakmahalagang baon na dapat meron ka pag ikaw ay nag-OFW.
Number 7, ano yung mensahe sa mga nagnanais mang ibang bansa o maging OFW? Ito, sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa o kahit sa Pinas lang, lagi lang isipin na ginagawa natin to para sa family, sa pangarap natin. At laging magpakatatag lang sa bawat hirap, pagsubok at lungkot na mawalay sa pamilya. Talaga guys, nakakalungkot talaga pag yung mawawalay ka sa pamilya. Maswerte lang kami kasi kumbaga lahat kami nandito. Kumbaga yung homesick, hindi katulad ng mga ibang nangingibang bansa na mag-isa lang talaga. Talagang nakaka-homesick yun. At higit sa lahat, huwag makakalimot magdasal at magpasalamat kay Lord sa walang sawang paggabay at pagmamahal sa atin. O, diba guys? Yan yung mga ano, yan yung nature ng mga Pilipino eh. Talagang umaasa sila talaga kay Lord na hindi sila pababayaan nasaan mang lugar. O guys, diba? Hindi mawawala sa atin yung mga Pilipino na lagi tayo talagang umaasa kay Lord. Yan yung akin pananaw or insights para sa akin topic na bilang isang OFW, masarap ba? O masarap ba o mahirap na maging OFW? So yun, thank you Ate Maray for giving this opportunity to share with you and to your followers, to your viewers, what I had to say about being an OFW. At sana magiging successful din kayo dyan sa New Zealand. And thank you for being an inspiration to all of us for sharing everything that you know about life. Okay? So, thank you and God bless you. Sana po ay nagustuhan niyo po ang aking mga sagutan. Yan po ay base sa aking opinion lamang, sa aking sariling opinion. Dahil maaari pong ang iba sa inyo ay magkaiba ng payo o magkaiba ng kasagutan kumpara sa aking mga naisagot sa ating boss na si Marian Hernandez. Don't forget na pagka nabasa nyo ito o napanood nyo itong aking mensahe o mga sagot sa katanungan ni Tita Marian, huwag po nyo kakalimutan na mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Okay po? So, muli po ay isang magandang hapon sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat ang mga kagaya kong OFW. Isa pang magandang hapon pong muli sa inyong lahat.